Ang misteryosong kaharian ng Amazon, isang tanawin na puno ng mga exotic na hayop na kakaiba ngunit mapanganib tulad ng maingat na predator na hinuhubog ng ebolusyon upang bantayan ang kanilang teritoryo hanggang sa mga nilalang na bihirang makikita. Ang ekosistemang ito ay puno ng kakaibang serye ng mga organismo na naglalaban para sa kanilang buhay. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang 15 nakakatakot na nilalang ng Amazon na nahuli sa kamera. Number 10, Jaguar. Kilala sa kanyang lakas at bilis, ang jaguar ay naglalakbay sa masukal na kagubatan ng Amazon bilang ang pangunahing predator. Umaabot ito ng mahigit sa 6 na talampakan ng haba at bumibigat ng hanggang 200 libra. Ang malaking pusa ay likas para sa pagpatay. Dahil sa lakas ng katawan ay umaabot ng bilis sa hanggang 50 milya kada oras bago sakmalin ang mga biktima. Ngunit ang pinaka nakakatakot na sandata ng jaguar ay ang kanyang kagat. Mayroon itong pinakamalakas na kagat sa lahat ng pusa. Tumatagos ang kanyang panga sa mga bungo ng biktima at dudurugin. Isang kagat lamang ay sapat na para tumagos sa balat ng isang caiman o sirain ang likod ng usa. Ang jaguar ay magaling rin lumangoy. Ito ay dahil sa lakas ng kanilang paa at mahabang hininga. Nambibiktima rin sila sa mga ilog gaya ng mga isda, buwaya at iba pa. Walang kalaban-laban ng ibang hayop sa kanya dahil hindi sila nakakawala kapag inaatake na ng jaguar. Ang kombinasyon ng bilis, lakas at kasanayan ang dahilan kung bakit itinuturing na isa sa mga pinakarespetadong predator sa Amazon ang jaguar. Mula sa kakubatan hanggang sa mabukid na mga ilog ay walang ligtas kapag itinalaga na ng malaking pusa ang kanyang teritoryo. Number 9, Electric Eel. Sa ilalim ng mahinahong tubig ng Amazon ay umaaligid ang panganib. Ito ay ang electric eel. Ang nakakatakot na isdang ito ay maaring umabot ng hanggang 8 talampakan ng haba. Ngunit ang pinakapeligrosong armas nito ay hindi nakikita ng mata. Dahil sa pamamagitan ng malakas na kuryente mula sa espesyal na mga organ sa kanyang katawan, ang electric eel ay kayang maglabas ng 600 boltahe ng nakakamatay na kuryente sa isang kisap mata. Ang saksakang ito ay sapat na upang mabulaga ang isang kabayo o pigilan ang tibok ng puso ng isang tao. Ngunit ang electric eel mismo ay immune sa kuryenteng ibinibigay nito dahil sa taba ng tisyo sa kanyang balat at ginagamit lamang ang kuryente para sa mga kalaban o depensa sa sarili. Ang electric eel ay may flatty na ulo at pahabang cylindrical na katawan na pumipintig sa bawat galaw ng kanyang mga kalamnan. Ang kakaibang anyo nito ay may adaptation na hindi madaling makikita ng mga kalaban dahil sa madilim nitong kulay. Bago ito manakmal ng walang babala, ang electric eel ay umatake mula sa ilalim ng tubig. Sumusugod sa anumang uri ng biktima mula sa isda at palaka hanggang sa mga ibon. Ginagamit din nito ang kanyang kapangyarihang nakapangingilabot bilang depensa. Number 8, Giant Otter. Ang malaking otter ay naglalakbay sa tubig ng Amazon. Sila ay masigla at kaakit-akit kapag kampante, ngunit malupit kapag inaabala. Umaabot sa mahigit na 5 talampakan ng haba. Ang mga makikisig na nilalang na ito ay ang pinakamatagal na miyembro ng pamilya ng Weasel. Nakatira at nanguhuli ang mga otter sa malapit na magkakabit na mga pangkat para sa pagkain. Magaling ang mga otter sa tubig ng Amazon. Ang kanilang mahabang katawan, patag na paddle-like tails at may pinapanig na paa ay nagbibigay sa kanila ng kahusayan sa tubig. Dahil dito, madali nilang naabutan at mahuli ang mga isda at palaka. Nakakamangha ang kanilang paraan ng pangangaso kung saan nila itinutok ang mga isda sa malalim na lugar bago manakmal gamit ang kanilang matutulis na mga ngipin. Ngunit ang malaking otter ay iginagalang hindi lamang dahil sa kanilang kahusayan sa panghuli ng isda, kundi pati na rin sa kanilang galit kapag inaagaw ang kanilang teritoryo. Kapag inaatake sila ng panganib tulad ng mga jaguar at caiman, handang sumugod ang mga otter kahit sa mas malaking nilalang upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Kaya nilang pabagsakin ang kalaban tulad ng anaconda gamit ang kanilang kooperatibong mga taktika. Kaya habang ang makikisig at masiglang asal ng mga pangkat ng malalaking otter ay tila kaakit-akit sa unang tingin, hindi dapat kalimutan na sila ang naghahari sa mga ilog at ginagamit ang kanilang mga ngipin at kuko kapag kinakailangan.
Number 7, Poison Dart Frog. Kaunti lamang sa mga nilalang ang nagtataglay ng gayong nakamamatay na potensyal sa napakaliit na pakete kagaya ng Poison Dart Frog. Ang mga munting amphibians nito na kadalasang hindi mas malaki kaysa sa kuko ng daliri ay nagtatago ng makapangyarihang lason sa kanilang balat. Ang mga katutubong tribo ay gumagamit ng lasong ito para sa pangangaso. Ang pinakakilalang uri ng mga palaka na ito ay ang Golden Poison Frog, ang uri ng palaka na nagdadala ng sapat na lason upang pumatay ng 20 katao. Ang kahangahangang kulay nito ay naglalarawan ng malinaw na babala sa mga predator. Ang pagkain ng mga palakang ito ay nagpapatigil ng puso at nagpaparalisa ng mga kalamnan sa loob ng ilang segundo. Ganap na mapanganib ang kanilang balat, kaya't maling paghawak lamang sa kanila ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Gayunpaman, ang nakapaminsalang sekreto ng Poison Dart Frogs ay itinuturing din bilang isa sa mga pinaka-precious na regalo ng kagubatan. Ginagamit ito ng mga dating katutubo bilang panggagamot at pangangaso. Dahil sa biochemical adaptations ay dapat bigyan ng wastong pangamba at respeto, sapagkat kahit gaano kaganda ang mga nilalang na ito, ang hangganan sa pagitan ng lason at lunas ay lubos na nakasalalay sa karunungan ng isang tao. Number 6, Amazonian Giant Centipede. Sa loob ng maalingasang kagubatan, may isang arthropod beast na kinatatakutan ng lahat, ang Amazonian Giant Centipede. Lumalaki hanggang sa isang talampakan ng haba, isang dakilang mangangaso ng dilim kung saan kaunti lamang ng mga predator na nagtatangkang hamunin ito sa ilalim ng mga kahoy at dahon. Ang giant centipede ay magaling sa pag-ambush at pagsalakay sa pamamagitan ng lason. Walang laban ng mga insekto, gagamba at maliliit na mga vertebrates. Kahit ang mga tarantula at alakdan ay umiiwas sa hayop na ito. Kapag naistorbo, itataas ng centipede ang kanyang katawan, ang mga antenang kumikislot na handang sumalakay. Ito'y biglang sasalakay ng mabilis gamit ang kanyang mapangakit na pangsipit para itaob ang sobrang masakit na lason na agad na nagpapanginig sa mas malalaking hayop. Ang kausayan ng centipede sa pangangaso at ang nakakatakot nitong metabolismo ay ang siyang kinatatakutan sa kagubatan. Ang kakaibang anyo sa misteryosong asal ng giant centipede ay nagiging nakakatakot na babala sa kalikasan. Number 5, Bushmaster Snake. Naglalakbay sa kalupaan ng kagubatan ng Amazon ang isa sa pinakanakakatakot na mga ahas ng kanluraning himispero, ang Bushmaster Pit Viper. Lumalaki ito ng hanggang 12 talampakan ng haba at kasing kapal ng hita ng tao. Ang mga ahas na ito ay nagdadala ng babala at nagdudulot ng takot dahil sa kanilang laki at kagat. Ang mabagsik na lason ng Bushmaster ay maaaring maging sanhi ng kamatayan kapag hindi agad malulunasan, pumapatay sa pamamagitan ng pamamaga ng kalamnan at pagdurugo. Ang mga ahas na ito ay mas gusto ang liblib na kagubatan sa mababang lugar para madaling makahuli ng biktima. Ang kanilang kakaibang anyo ay nagdudulot ng masamang sorpresa para sa sinuman na walang kamalay-malay na dumadaan sa kanilang landas. Ang Bushmaster Snake ay may mataba at mabigat na katawan na may malupit na triangular cross-section at may malalaking ulo na pabilog na kumakain ng malalaking hayop. Gamit ang kanyang heat-sensitive beak organs ay natutunto nito ang mga biktima. Naghihintay sa mga sulo kung kailan lalabas ang mga biktima. Katulad ng ibang pit viper, ang Bushmaster Snake ay nagpapakawala ng mabisang kagat na may mga pangsipit na may habang 2 pulgada na nag-i-inject ng maraming lason. Ang lason ay agad na sumisira sa mga tisyo at mga ugat habang unti-unting umaakyat sa puso at sa kalamnan ng buong katawan. Hindi makakahinga ang biktima dahil sa pagsikip ng baga. Ang kagat ng ahas na ito ay malulunasan kung agad madadala sa ospital ang biktima o di kaya ay may dalang anti-venom. Ito'y nagiging isang pangunahing predator kahit na may mga panganib gaya ng jaguar at agila. Ngunit sa kabila ng kanyang kalapaslangan, ang mapag-isang Bushmaster Snake ay bihirang nakakaabala sa tao, lalo na kung hindi gagambalain. Ang kanilang anyo ay nakakamouflage sa lupa at dahon na umaambush sa mga maliliit na hayop. Number 4, Stingray.
Ang kalikasan ay nagtataglay rin ng mga stingrays sa mga 300 milyong taon bago ang pinakamatandang dinosaur. Ang mga stingrays ay namumuhay ng halos di makikita habang nakabaon ang kanyang katawan. Karamihan sa kanilang uri ay hindi mapanganib kung maiiwasan lang ng mga tao. Gayunpaman, ang kanilang buntot ay kilalang sandatang taglay ng mga stingrays. Kapag nanganganib, iniiwasan ng mga stingrays ang kanilang makislap na mga buntot paitaas, saka itataob sa biktima hanggang sa ito ay mamamatay. Dahil sa epektibong laso na ito, ang built-in dagger na ito ay nagiging sanhi na hindi inaasahan at delikadong panganib. Umaabot ito ng 5 talampakan ng haba at may timbang na hanggang 700 pounds. Naghihintay lamang ang mga stingrays sa ilalim ng buhangin, saka sasakmalin ang biktima. Ang kanilang katawan ay nagtataglay rin ng electrosensory para malaman ang lokasyon ng mga biktima. Ang kanilang palikpik na parang pakpak ay siyang nakakatulong sa kanila para makagalaw ng maayos sa tubig. Ang kamandag ng stingray ay mapanganib lalo na't hindi agad maagapan. Kaya kung sakaling makasalubong mo ang stingray, ay nararapat na igalang lalo na ang kanilang teritoryo sa ilalim ng tubig. Ang trahedyang pagkamatay ni Steve Irwin ay nagpapakita ng hindi dapat maliitin ang pag-uugali ng stingray. Si Irwin ay isang Australian at wildlife expert ay tinamaan sa puso ng isang stingray habang nagtitaping sa isang dokumentaryo sa Great Barrier Reef noong 2006. Ang laso ng stingray ay naglalaman ng mga toxin na nagdudulot ng sobrang sakit at kamatayan ng mga silula sa paligid ng sugat, bagaman ang mga pagkamatay ay bihirang mangyari. Number 3, Kandero. Sa lahat ng katatakutang bumabalot sa Amazon, walang tatalo sa invasion ng maliliit ngunit nakakadiring parasite, ang catfish na tinatawag na kandero na pumapasok sa mga ari ng tao. Ngunit sa kabaligtaran ng mga urban legend, ang mga maliliit na nilalang na ito ay dapat lamang husgahan ng patas batay sa bioevolutionary science. Bagaman malinaw na nakaka-invade at nakakatakot kapag pumapasok sila sa ating ari. Ang asal ng kandero ay konektado sa adaptation. Sa pangkalahatan, ang kandero ay mga primitibong kamag-anak ng catfish na naninirahan sa mga ilog at mga sangay ng Amazon na may habang 1.5 hanggang 8 cm lamang. Higit sa 100 maliliit na species ang may ganitong estilo ng buhay. Ang mga munting itlog na ito ay pansamantalang nakakabit sa mas malaking isda. Kumukuha ng sustansya mula sa vascular system nito hanggang sila'y marunong ng lumangoy. Ngunit kapag ang mga intruding na bagay tulad ng mga deliri o ari ng lalaki ay nakikialam sa kilalang teritoryo, ang mga parasite na ito ay lumilipat kung saan ang mas masaganang ani. At ito ay ang ari ng tao. Dito nagsisimula ang pinagmulan ng mga pangitain na inilalahad mula pa noong unang panahon ng mga Europeo. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon, sila'y paminsang pumapasok sa mga ari ng tao bilang host. Kapag nakapasok ay hindi na madaling matanggal, maliban na lamang kung operahan. Ito ang nagpapaliwanag sa mga tradisyonal na mga alamat ng malupit na pagdurugo mula sa ari ng lalaki sa mga tribo na may sapat na kaalaman at pag-iingat kapag malapit sa paliguan ng ilog. Kaya, kahit na ituring ito bilang katangisip lamang, ang pangyayaring itapon ng tuluyan ng kandero ay nagdadala ng kapahamakan sa pamamagitan ng kapabayaan. Kaya sa susunod na maghihintay sa mga ilog ng gubat, bantayan ng maayos ang lahat ng butas ng katawan mo upang hindi biglang lumitaw ang isang alamat ng kapalaran. Number 2, South American Rattlesnake. Ang South American Rattlesnake ay ang isa sa pinakadelikadong uri ng ahas. Ngunit para sa mga walang kamalayan, ang pagsawalang bahala dito ay nagdudulot ng aksidente. Ang ahas ay mabilis umatake, naglalabas ng lason na sumisira sa mga tisyo ng katawan. Ang biktima ay harap sa matagalang hirap na nauuwi sa pagkakalumpo at pagbagsak ng sirkulasyon dahil sa kanyang toksin. Ang viper na ito ay naging isang simbolo ng kagubatan at madalas nang hahanting mula sa kagubatan patungo sa mga grasslands at Timog Amerika. Ang kanilang pangkaraniwang haba ay umaabot sa 4 hanggang 6 talampakan kung saan ang lalaki ay karaniwang mas malaki kesa sa mga babae. Ang kanilang buntot ay tinatawag na rattle, isang espesyaladong dulo ng buntot na binubuo ng interlock na hollow segments na umuugong ng mas malakas kapag winawagayway bilang babala sa mga mas malalaking hayop na umatras. Pero kung sakaling patuloy na lumalapit, ang ahas ay biglang mangagat
Ang panganib sa kagat ng rattlesnake ay matatagpuan sa kanilang laway. Sa higit na 20 enzymes at toxins ay kaya nitong patigilin ang daloy ng dugo habang kumakalat ang sirkulasyon sa buong katawan, internally at sa laman malapit sa kagat. Ang mga mapanminsalang protina ay umaatake sa mga tisyo ng kalamnan, kabila ang mga mahalagang kalamnan sa paghinga, habang ang mga partikular na neurotoxin ay umaakyat mula sa utak patungo sa mga organs. Nawawala ng paningin at ang mga organs ay tumitigil at maaaring mamamatay ang biktima. Number 1, Brazilian Wandering Spider. Samantalang ang karamihan sa mga arachnid ay nagbibigay ng natural na pangamba dahil sa mga madilim na alamat, ang Brazilian Wandering Spider ay nagsisilbing kakaiba sa pamamagitan ng kanyang pag-uugali at mabagsik na lason. May lapad na 5 pulgadang haba ng binti nito, ngunit ang kamandag ng kagat nito ay nagtataglay ng lason na maaaring maging sani ng kamatayan. Kilala sa Guinness Book of Record bilang pinakamatinding lason sa buong mundo. Madalas umaaligid sa gabi upang maghanap ng bibiktimahin. Ang gagamba ay walang takot na aatake sa mga hayop na mas malaki. Ang kanyang pangdepensang mga kagat ay maaaring pumatay ng mga mammals na ilang beses na mas malaki. Ang bagay na magdudulot ng kasikatan sa gagambang ito ay ang kanyang kaugalian na magtatago sa loob ng mga bahay kung saan madalas itong kumakagat sa mga natutulog na tao kapag ito'y gumagalaw sa gabi. Sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng pangangagat, maaaring mararanasan ng mga tao ang sakit at pamumula ng balat habang inaatake ng lason ang mga kalamnan at nervous system. Sumusunod dito ang labis na pagpapawis, hypertension, panlalabo sa paningin, problema sa paghinga at ispasam sa mga bahagi ng katawan bago dumating ang kamatayan sa ilalim ng isang oras kung walang maayos na gamutan. Subalit kung merong anti-venom ay agad malulunasan ang biktima.